Boss, dito kami. Sigurado ba kayo doon sa usapan nyo? Oo. Oh. Sa labas, may bantay na ba? Hindi na kailangan. Marami tayong tao eh. Maraming tao, baka puro palpak, ha? Hindi. Ano na pa sila? Nice doing business with you. Okay. Thank you. Balot, boss. Pasukin nyo na. Pare! Ang daming pera nito! Pulang-pula na naman ang hasang natin nito! Oo nga. Hintay na naman tayo nito. Ano mo kaya? Siyempre, Papogi. Pampira talaga kayo. Puro kayo daldal. Ang mabuti pa, umiskerda na tayo. Naghihintay na yung mga chicks natin. Chicks? Hindi pa nag-antibiotika? May tulo ka. Balot. Tulo. Balot, sir. Hoy, bukas. Balot. Halika na. Paano ka nakapasok dito? Sa karagdaan? Eh, di sa pinto, ungas ka rin. Oh, paano yung inalamang ungas ka rin? Taratadong to, ah. Ano yan? Eto. Balot! Eto pa! Pera o balot? Tarantado bala! Kakagup! Oh!
Akin ang pera.
Tengkoy? 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 Tengkoy, huwag kang mamamatay! Dalawa lang yan eh. Pwedeng may anting-anting ka o masamang damo ka. Kung sino ka man. Sa dinami-rami ng balang inabot mo. Aba? Buhay ka pa. Sa bagay, sanay naman ako sa ganito. Kasi ex-husband ko, dating veterinaryong doktor ng mga NPA at sari-saring taong labas. Nabanggit ko na nga ba sa'yo yung tungkol sa ex-husband ko? Ganitong ganito rin ang ikinamatay niya. Tagtad ng tama ng bala. Ikaw kaya, sa tingin mo, mabubuhay ka pa? Huwag kang mag-alala. Didugunan kung anong hayop ang ginagamit ko sa'yo. Dugo ng tao yan. Laging meron yan dito para sa Sparrow units na madalas sumulpot ditong duguan. Siya nga pala, blood type O ka ba? Ha? Yun lang ang meron dito eh. Oy, hindi ikaw yan. Si Dengkoy, ex-husband ko. Bakit?
kamukha-kamukha ko. Ikaw lang ba may ganyang mukha? Wala lang. Ngayon lang kasi ako nakakita ng taong kamukha ko. Litrato lang yan. Siya nga pala, anong pangalan mo? Mili, yung taong nakasagasa sa'yo. Natatandaan mo pa? Salamat ah. Saan? Sa pagkakasagasa sa'yo? Hindi. Dahil sa pagtulong mo sa akin. May choice ba ako? Pwede mo naman ako iniwan doon, di ba? Hindi ako ganun. Kaya nga nagpapasalamat ako sa'yo. You're welcome. Baka gusto mong kumain. Una bola! 37! Itong bago natin papasukin, Rosita. Magkasama kayo ni Lapok dyan. Si Lapok ang titira. At ikaw naman ang babiyahe. At ako naman ang kakausap sa mga dapat kausapin. Pati yung mga dapat patahimikin, Franco. Planchado niya. 29! Itong racket na ito ay sa atin na talaga. Paano mo nasabing ating-atin lang? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Ating-atin talaga. Dahil walang makikialam ni munisipyo. Oh, galo ka sigurado? Siguradong sigurado. Paano ko sumabit? Walang paano kung sumabit. Dahil never nasasabit. Dahil meron tayong ibang protector dito ngayon. Hindi si Mayor. Tatlong linggo mahigit pala akong naratay. Tulog. Walang malay tao. Doon naman sa halos 2 linggong lumipas pagkatapos, saka ako lang buo na sakyan ng takbo ng buhay ni Mili. Ang nagligtas sa buhay ko. Hindi naman pala totoong doktor kundi veterinaryo. Yung asawa niya ang totoong doktor. Pero biyuda na siya. Ang siste, pagkamatay ng asawa, siyang nagpatuloy ng dati nitong ginagawa. Doktor ng mga taong labas. Yung pagiging veterinaryo niya ngayon, front na lang yun. College sweetheart ko si Dengkoy. Nakilala ko sa isang teach-in ng mga aktivista nung panahon ni Cory Aquino. Pinatay ng mga Kafgu. Eh, ba't ikaw hindi? Di lang natsyempohan. Nagkataong wala ako sa bahay nang dumating ang mga hayop na yun. Yung suot mong damit? Sa kanya yan. Tao, ano ba talagang racket mo? Ano bang totoong nangyari sa'yo? Nakonsunodahan ng mga gagong pulis. Lasing. Naghahanap ng dilihensya. Yung totoo. Sanay na ako sa ganyan. Unang tingin ko pa lang sa'yo eh. Alam ko na ang taong labas ka. Ano ba talagang racket mo? Akyat bahay, kidnapper, pusher, o tirador?
calling card ka ba dyan? Pero walang nakalagay kung anong racket mo. Basta phone number lang. Ibang klase ka talaga, ano? Wala naman kasi akong permanenteng racket eh. Ano ilalagay ko? Oh, saan ka na ba bababa? Okay ka? Okay ka na ba rito? Pwede na ako dyan. Siya nga pala, salamat. Ah, kung may maitutulong ako sa'yo. Kumuha na ako ng calling card mo. Pag may patutumba ako, tatawagan kita. Bakit ako pa? Di ba suki ka naman ng Sparrow Unit? Silang magbabayad nun. Ikaw ang magbabayad ng utang na loob mo sa'kin. O, sige. Salamat na lang ulit. Boyer! Tubig! Saan lang? Oh, no, ikaw na. Ay, baskis pare. Parang kabuti yan, no? Uy, baskis! Uy. Kahit kailan diskarte mong bulok. Ah!
Wala akong nising kunduling at wala akong balak na sumugod sa impyerno nang walang panusto sa binabala kong paniningil. Kahit na ano, basta pwedeng pakinabangan, talo-talo na. Basura? Nagdala ka rito ng basura? Anong palagay mo dito, junk shop? Hoy! Wala akong panahon makipag-uulunan sa'yo, ah! Presyo mo ko magkano? Easy ka lang. Masyado namang mainitin ang ulo mo, eh. Magkano nga, eh? Sandali lang. Resibo mo yan. Ano ang nasa dako paroon? Pai, pai, magtitinapay. Ibigay mo na ang mona sa hatdog kong lupay, pai. Ha, binigay mo na ang mona. Burikak! Kaganda ng burikak. Mukhang perang burikak. Sa kabaret, pinanganak. Burikak! Kay ganda ng... Kuha niyo ako para i-set up yung mga nagpapalit ng gidok. Tapos tatablayin niyo ako ni Franco ni Rosita. Huwag ka ng ino. Pag hindi ko nakuha yung party ko, isa-isahin ko kayo. Hindi mo mandala kayo. Ano ba? Ha? Ano ba? Sandali lang, Vasquez. Pakinggan mo muna ako. Oo, aminado ako kay Franco. Pero yung pagturotong si Rosita, wala akong kinalaman doon. Alam mo naman pala hindi yung book of the Beer House Dancing ngayon eh. Eh di ba? Mukhang pera nga yun eh. Kaya nga tinabla ka eh.
Anong turado na pinagsasabi mo? Ha? Ano? Ha? Bakit hindi mo ba alam ang tungkol kay Rosita at kay Paco? Gagaguhin ha! Paano ba yan? Ha? Ha? Paano ba yan? Gusto mo, bangkay mo na lang pupulutin sa kalye. Maawa ka. Maawa ka, Basket. Maawa ka. Nasaan sila? Basket, tuturo ko sila. Tuturo ko. Epo, pre. Ikaw magdadala sa kanila sa akin. Para magpag-arreglo. Basket, kailangan mo bang kasama mo noon? Wala akong tiwala sa'yo. Wak ang ino mo! Ayusin niyo yung mga nota niyo, ha? Oh, upulayan na natin, ha? Oh, sino magkakalong? Ako pa, bola. Unang bola! 18! Huling kamit! 13! Tumpok sa 20. Oh, dito wala, oh. OTM. Tumpok 20, numero 8. Oh, alam pa bago tayo magkasama muli. Malungkot ang nag-iisa. Ha, 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 ha.
Lily, matatagal pa bago tayo magkasama muli. Malungkot ang nag-iisa. Alam mo ba kung gaano kalaki nag-astos ko para sa glitching yun? Ha? Cool ka lang. E di, magpagawa na lang tayo ulit, diba? Ganun lang kasimple yun. Isa ka pang gaga. Sa Japan ko pa pinagawa ang master copy ng glitching yun. 8 buwan bago magawa ang isa nun. Naintindihan mo ba? At ang kaisa isang master copy ng glitching yun, sinisira ka agad pagkatapos magawa ang glitche. Alam mo, delikado mahuli yun sa atin. O kahit kanino man, ng Central Bank. Eh, senyor, wala akong magagawa eh. Tinutukan ako eh. Papatayin ako eh. Kaya binigay ko. Hayop ka, lapo. Gawin mo lahat ng magagawa mo para mabawi mo yun sa kanya. Eh, senyor, hindi niya nga ibabalik yung hanggang hindi niya nakukuha yung perang parte niya na inagaw natin doon sa nagpalit ng ginto. At saka ang gusto niya mangyari, senyor, ikaw ang bumawi ng klitsye sa kanya kapag yung 200,000 parte niya. Gago pa siya. Anong palagay niya sa akin, ungas? Kaya ako nga siya dinouble cross sa transaction sa ginto para may pang-finance ako sa dolyares. Pagkatapos maghahabol siya. Eh, sandali lang. Relax na lang, senyor. Parte naman niya yun eh. Tama na, Franco. Lalo lang nasisirang diskarte natin dyan eh. Mag-isip na lang tayo kung paano natin mababawi yung klitsye. Ano pa nga ba? May paraan ako dyan. Paano? Si Vasquez lagi nag-iisa. Small time na saan gano'n yan. Puro emosyon. Hindi ginagamit ang utak. Saan yung gusto makipagkita? Saan? Ang ino mo, Franco. Nasaan ang pera ko? Nandito!
Akin na muna ang kliche! Kung sino may kailangan siya lumapit! Hop! Agad ka na lang! Patubi pera! Baka ng ina nyo! Tabla-tabla na tayo! Oh.
Garpal Dumiskarte ang taong ipatutumba ko sa inyo. Tapusin niyo na to. Ayoko na. At siguraduhin niyo rin na matatapos na ang problema ko sa hayop na Vasquez na yan. Magastos kaming kausap, Franco. Alam mo naman yun. Hindi ako ulul. Para ipatawag kayo rito. Para makipaggaguhan lang ako sa inyo. Ayoko na ng pulpul na diskarte. Kaya kayo ang pinatawag ko. Nagkakaintindihan ba tayo? O sige. Gusto kong malaman kung magkano kapalit ng tao ipatutumba mo. Alagay eh. Oo nga naman. Hanggang dito na lang ba tayo? Pera-pera lang yan. Alam ko yun. Kaya patapusin niyo muna ako bago kayo umirin. Tingsa 10,000 muna kayo. Kapag naitumba niyo na si Vasquez, tigsa 10,000 ulit. Yan ang kanino ko pa kinihintay na marinig sa'yo, Franco. Hindi pa ako tapos. Tandaan nyo, siguraduhin nyo lang na tapos na ang problema ko. Mas makabubuti sa mga kamag-anak ni Vasquez na bumili na lang sila ng upo at patola. Sa gagawin namin pagdurog sa kanya, walang ibuburol na bangkay ni Vasquez. Magpikadilo na lang sila. Huwag nyong sabihin. Gawin nyo! Di nga.
nga ako nagkamali. Taong labas ka nga. Taong labas na tipong tagilid ang diskarte. Hindi pa kami tapos ng hype niyan, Millie. Pwebueltaan ko si Franco, kahit anong mangyari. Paano? Sa sistemang yan? Ha? Kung di mo babagawin ang style mo, tansya ko mapapadalas ang dating mo rito. Hindi duguan, kalas-kalas ang parte ng katawan. Bago mo man lang magalusan ang taong sinasabi mo. May araw din siya sa akin. Vasquez, uulitin ko ang sinabi ko, ha? Utak ang gamitin mo. Huwag yung kung ano-anong walang ibig sabihin. Anong ibig mo sabihin wala? Tinablan niya ako dahil sa pera. Kinanaan niya pa yung girlfriend ko si Rosita. Yan ang ibig kong sabihin. Anong ibig mo sabihin? Sinuba ka nga, di ba? Inagawan ka ng babae. At higit sa lahat, pinapatay ka pa. Pumalpak nga lang. So ano ngayon? Eh ano ba talagang gusto mong unahin, ha? Ang makuha mong pate mo? Mabawi mong babae mo? O makaganti dun sa taong nagpapapatay sa'yo? Lahat. Ah, ganon. Lahat nga eh. Ngayon pa lang, sasabihin ko na sa'yo na mamamatay ka lang na walang makukuha na kahit na ano. Wala ka bang bilib sa akin? Sa'yo merong konti. Sa diskarte mo, wala. Hindi mo alam kung anong uunahin mo eh. Hindi mo pwedeng sabay-sabayin lahat ng mag-isa, gago. Tinawag mo akong gago? Kilala mo ba ako? Alam mo ba kung ano ako? Kasasabi ko lang eh. Gago, G-A-G-O, gagong dumiskarte. Kung magsalita ka, parang kabisado mo na yung mundo. Parang alam mo na lahat ah. Di ko sinasabi yun ah. Ikaw ang nagsabi. Hindi ko alam ang lahat, pero sigurado ako. Sa ginagawa mo sa sarili mo ngayon, mas alam ko pang ginagawa ko kesa sa'yo. Sige nga. Ano bang sunod mong plano? Tinatawagan kita kahapon, wala ka sa inyo. Ilang araw ka na bang wala sa inyo? Ba't ka tumawag? May papatumba ka ba? Ba't ka nga tumawag? Wala lang. Naghahanap lang ako ng makakausap. Nalulungkot ka? Sa klase ng hanap buhay mo, may panahon ka pa bang magtiwala sa kapwa mo? Depende. Si Rosita bang nasa isip mo? Bakit? Nung tinawagan mo ako, si Dengkoy bang nasa isipan mo? Ano bang balak mong gawin dyan sa gagong bitbit mo rito na nandyan sa baba? Ha? Huwag mong sabihin na may tiwala ka pa sa kanya. Di ko pa pwedeng dispatchayin yun. Maraming alam sila po. Mapapakinabangan natin siya. Natin? Anong natin? Diba sabi mo, di ko kayang suluhin tong discarding to. Natututo ka na. Tama yan. Tama. Maraming alam sila po. Ang problema nga lang, eh kung paano siya pakakantayin. Di ko pa alam. Ang loyalty ng kupal na yan ay nasa kalaban mo. Kaya kung ako ikaw, yun ang didiinan ko ng husto. Hayaan mo. Papakantayin ko yan.
Boss, wala eh. Love potion number 9. Okay yan. Pag tinurok sa'yo, mag-iinit ka, maghahanap ka ng babae. Tuwan! Babaeng kabayo. Doble kara ka kasi. Balimbing. Di ba sabi ko sa'yo papunta mo si Franco doon mag-isa? Bakit may mga kasama? Di ko alam. Wala akong alam doon. Kanyang plano yon. Tinupad ko lang ang bilin mo. Tinupad ha? Kaya pala may mga asawa siyang tirador. Wala. Magkano ba binigay niya sa'yo? 5, 10, 20 mil? Wala. Sa'yo ako, sa'yo. Di tayo talo. Kailan kita tinabla? Dati mo na akong tinatabla ulo. Ano, magsasalita ka ba o hindi? Ano bang gusto mong malaman? Kung saan tinatago ni Franco yung pera? Malay ko. Malay mo? O sige, talagang malay mo. Talagang mawawalan din ang malay dito. Franco? Si Senyor Franco ba? Kung umasta siya, astig. Pero ang totoo nun, under disaya siya ni Rosita. Ay, naku, Rosita. Susi ka ng dami. Hindi niyo maalam yun. Siyang may hawak ng datong ni Franco. Walang yang Rositang yang galing sugurong rumumansan nun. Alam mo, Basket? Siguro, kung rumusita si Rosita sa iyo, napakagaling. Ha, Basket? Ano ba yung tinarak mo sa kanya? Lalo yata napasama eh. Nabubuking ka, no? Truth serum yan. Ginagamit namin sa mga ini-interrogate namin na DPA. Walang paltos yan. Oh, umpisan mo nang pakantahin yung gagong yan. Hoy, kumanta ka na nga. Kanta? Alam mo ba, Vasquez? Yung kinuha mong klinseng, urik yun, made in Japan. Nag-iisa, the one and only. At yung ex-girlfriend mo na si Rosita, siya ang lumulustay na pera ni Franco sa sugal. Alam mo ba, yung kaibigan mong yung bulok, lahat ng gusto ni Rosita, binibigay niya oo na lang ng oo. Mahilig ka mo sa sugal si Rosita? Mahilig Rosita si Rosita. At dyan sa may kabilang bayan, sa may pandanan, sa Cornelias Bibingka, sugalan yun! Doon siya nagbababad si Rosita! Tigilan mo na nga si Rosita. Ang gusto ko malaman yung tukol sa kliche. Uy, ayaw mo na. Sige. Isang linggo na lang ang deadline ni Victorino kay Franco para doon sa mga peking dolyares. Peke? Teka, sino? Sino? Sinong Victorino? Siya nga yun eh. Protector niya ngayon doon sa mga peki niyang dolyares. Hindi kasama si Mayor doon, hindi kasama si Gov doon. Ano, gusto mong sumali doon sa mga negosyo niyang peking dolyares? Alang yan. Hoy! 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 Ano nangyari sa kanya? Kailangan lang niyang makatulog muna.
Franco, alam mong mainipin akong tao. Sa lahat ng ayaw ko, yung pinaghihintay ako na matagal. Kailan ba? May problema ba? Problema? Wala ho, General. Ayos na ayos lang ho. Siguraduhin mo lang, kilala mo naman ako. Kahit ano, kaya kong gawin. Hello, nandiyan na ba yung pera ko? Franco, nainip na ako. Vasquez, kung naghahanap ka ng gulo, ibibigay ko sa'yo. Pero kung pera hinahanap mo, sigurado magkakagalit tayo. Ano ba talaga ang gusto mo mangyari? Simple lang naman ang gusto kong mangyari. Ilagay mo sa bag yung pera. Huwag ka magsama ng kahit ang sino kung ayaw mo ng gulo. Ngayon naman kung gusto mo, pwede na natin ito umpisan. Ano? Ulul! Magabol ka sa tambol, Mayor! Ito na po, ma'am. Thank you. Panalo ka na. Hahali ka na doon. Subas eh. Matagal mo na nilabas yung pera. Matagal na tayong tapos. Magkita tayo bukas sa plaza. Alas 10 na umaga. Huling kapit mo na to, Franco. Buy you a drink? Nung pinlano namin ni Millie ang lahat ng ito, aaminin ko, wala ako ni katiting na ideya kung ano talaga ang kumukulo sa kokote niya. Isa lang ang malinaw sa akin ng mga sandaling yun. Tipong kahit na anong inisip niyang pasukin, gagawin talaga niya. Pwedeng yung mismong di mo inaasahan. Ganda mo yan eh. Tomboy ka? Dati hindi. Pero nung nakita kita, lumabas ang pagka-tomboy ko. I'm Millie. Ikaw? Rosita. Ngayon lang yata kita nakita dito. Dati ka na bang pumupunta dito? Ngayon lang. Swerte nga ako na kilala kita agad. Ikaw, tansya ko, suki ka rito, no?
Ganun lang. Gusto mong magpahinga tayo sa taas? Ibang dumiskarte ang katulad ko sa laban ng lalaki sa lalaki. Pero yung laban ng babae sa babae, ewan ko. Ibang usapan na yan. Hindi ko alam. Kanya-kanya muna kami ng diskarte. Tayo! Tayo! Anong ibig sabihin nito? Tarantado, tatanong-tanong ka pa, ha? Huwag kang kikilos, papatayin kita! Sino ka? Huwag ka nang magsalita, huwag ka nang maingay, kundi mamamatay ka! Tarantada kang babae ka! Anong ibig sabihin nito? Huwag ka nang humirit! Kundi talagang totodasin kita! Ano? Ganda mo. Yan ang katapat mo. Mga pekeng pera. Vasquez! Ito na pinakahihintay mong pera! Alam mo kung anong gusto kong kapalit! Mabog ang utak mo. Puro ka
pala porma eh. Klase yun ng mga bata ako ngayon. Hindi ng mga pipitsugin. Nasaan ang kliche? Nasaan? Lumipad. Tumapos sa puno ng papaya. Papagod ka lang, Franco. Kahit diktikin mo itlog ko, wala kang makukuha sa akin, lulul! Ano pa hinihintay mo? Nababakla ka, no? Sige na, iputok mo! Ano akong gago? Papatayin kita ng ganun lang kadali! Franco, kung akong tatanungin mo, talagang gago ka! Matigas ka! Ano, Vasquez? Magsasalita ka ba? O magbubulaluhan tayo? Tara-tara. Vasquez! Vasquez! Nandito na tayo sa klinik. Sigurado ka ba nandito? Saan nakalagay? Sa cabinet. O sige. Ilagay niyo yan sa trunk compartment nang hindi makatakas. Niloko mo ako, Vasquez. Tatantarin ko ng balay ang katawan mo. Naintindihan mo ba? Ha? Huh?
Kapag nakawala to, ha, ikaw ang tatantarin ko ng bala. Gago! Sige. Boss! Wala talaga eh! Tawin ang Vasquez! Pinarantado na naman tayo! Ay, sana naman tayo! Gusto mo iligot! Gusto mo! Pati pera, tinangay! Franco! Pera lang ang habol ko! Pinalalabo pa buhay natin! Sinira mo diskarte ko! Papatayin kita! Kasama yung pedicab. Balot lang, boss. Pwera yung sidecar. Pera o balot? Pera na lang, boss.
akin na lang to. $5 syndicate baka mo? Saan to? Sa Cornelia ho, Chief. Room 204. Diyan sa poblasyon? Oho, Chief. Concerned citizen lang po. Doon ho nagtatago ang isang fake dollar racketeer doon sa kwartong sinabi ko kanina sa inyo. Puntahan nyo na lang ho. Baka makaalis siya bago kayo makarating dito. Sige, papupuntahin ko na dyan. Sige, bahala na kayo, Chief, ha? Oh, anong nangyari sa'yo? Sumakay ka na sa kano, magpapaliwanag. Si Rosita! Romositas! Romositas! Si Rosita! Si Rosita! Romosita! Si Rosita! Romositas! Vasquez! Si Vasquez! Me balot, binalot, si Rosita! Magulong buhay sa mundong ginagalawa namin ni Milly. Parang gubat. Puno ng taong asal hayop. Para mabuhay ka ng maayos, kailangan ng diskarteng hayop. Pero sa pagbabagong buhay, mapahayop man o mapatao, kailangan din ng tamang diskarteng.